First time trying Filipino relienong bongos. Siyempre, isa sa paborito kong isda ang bongos. Pero hindi ko pa na-try ang relieno. Ano ang relienong bongos? Relieno, para siyang, alam mo yung embutido? Oo. Embutidong isda. Embutidong isda? Punong-puno, ah. Nalala mo embutido, kano yung nasa embutido? Oo. Ganon din yung nandito. Kaya ganon. Lang, ang ginamit instead na giniling na meat, meat ng isdang bongos. Giniling na bongos. At syempre, itong relien ng bongos galing sa kapitbahay. Ito ang benta nila ngayon. Limited lang daw siya kasi. Sobrang mabongo siya, no? Alam mo naman, pag Pasko, paborito ko ang imputida, di ba? Baka may lakas ito. Oo. Tikman ko nga. Masarap yan, be, pag isawasa mo sa ketchup. Masarap ito yung kamay, no? Kamay tayo. Tikman natin, konting banana ketchup. Wow. Tignan mo yan. Ang sarap. Sobrang malasa yung bongos. Parang naalala ko tuloy yung unang Pasko mo dito. Hindi ko pa alam ang embutido noon. Tapos sabi mo, saglit lang, may specialty ako. Tapos gumawa ka ng embutido. First time ko din matikman yan. Sarap. Ngayon, every Pasko kailangan yung embutido, no? Hindi pwedeng walang embutido pag Pasko dito. Wow. Impressive. Ang sarap. And, hindi mo ba alam na super mabosisi ang gumawa ng relleno? Ganon? Bakit? Yes. Dapat mag-ingat ka. Maraming trabaho. Kasi, tatanggalin mo yung meat ng isda na hindi nasisira yung skin. Yung balat niya. Iba talaga pag bongos belly, no? Dagdagan mo pa ng imbutidos tayo. Hindi ko alam, ganito pa lang relleno. Bakit hindi ko pa natikman ito? Kasi ang hirap gawin. Kaya hindi ko nagawa. Ganon. Kasi hindi lang yung maingat ka sa pagbabalat. Oo. At ididebone mo pa yung meat. Ang bangos. Oh, grabe. Matinik yan, no? Pagpasensya nyo na, first time makakain ng relienong bongos. And sorry dahil 11 years of marriage, hindi pa rin ginagawan kasi ang hirap talaga ang gawin nito. Okay lang yan. Parang nagwawala ako dito sa sobrang sarap. Kaya nga nung nag-message yung kapitbahay, sabi niya, merong relienong bongos sa Sunday, hindi na namin pinost kasi limited lang. Gusto mo? Sabi niya, sabi ko, order agad. Yes, bigyan mo ako isa. Bali, kailan kayo kumakain ng relleno sa Pilipinas? Depende. Kasi matrabaho siyang gawin eh. Minsan, pag nire-request sa mga kasal. Kasal, ganyan. Talagang pag-occasion. Tapos, hindi basta-basta ang gagawa nito. Dapat yung marunong. Oo. Kasi mahirap talagang gawin. Try ko kaya. May bagong challenge na naman. Tingnan natin, challenge kita. Tingnan natin. Akin yung mga ito, yung mga nalaglag sa ayam. No? So yun na lang yung ulo. Alam ko, paborito mo yan. Kahit mo? Yan! Hindi ko ba alam na punong-puno ta, tinan mo. Alam. Nadali ka. Ay, akin pala yung ulo. Yan ang hindi mo pa alam sa relleno. Sa relleno talagang stuff yung ulo, siya hanggang super ulo. Stuff. Wow. No, yan, nagsisi ka na. Hindi, sa'yo na yan. Dahil mahal kita. Ha? Nasaan napunta ang relleno natin? Ubus na ubus. Ang sarap eh, grabe. Alam ko, basta luto nila, masarap. Kaya hindi ako masyadong nagugulat na sa sobrang sarap ng pagkain. Hanggang balat, malasa, no? At syempre, mas lalong masarap dahil nagkakamay tayo. Kanin pa, hindi na lang imbutido ang request ko sa Pasko, be. Relleno ng bongos na lang. Patay ka sa akin. Ang hirap gawin. Parang nasobrahan ko, be. Ala ka, hindi ka na makahinga. Busog na busog. Love na love ko yung banana ketchup sa bongos. Yan ang perfect na partner niya. Ubus na ubus. Hala. Parang gutom tayo, no? Masarap lang talaga. Masarap. Ang sinabi mo, sayo na yung ulo. Yes. Na-excite agad.
Parang chill na chill. Oh, sige. Sabi mo. Yan pala, punong-puno, ah. Hindi ko sinabi sa'yo na yung ulo, punong-puno yan. Madaya. Okay. Wow, okay. Mukhang super success ang unang relihen ng bangus ko. Sobrang nag-enjoy. Kaya maraming salamat sa kapitbahay. Another winner, yung luto po ninyo. Maraming salamat po. Mabenta talaga itong relihen ng bangus, promise. No? Maraming salamat din sa panonood sa aming simpleng vlog po ngayon. Ingat po kayo!